Unang-una, nagpapasalamat ang guest na pa, Judy, sa mga lokal na pamahalaan na nakapagsumite na ng kanilang listahan ng waitlisted beneficiaries o mga kwalipikadong mga pamilya na hindi nakatanggap ng ayuda sa first tranche. Bagabat nakapagsumite na ang mga LGUs na listahan sa DILG, nais naming linawin na ang karamihan nito ay hindi pa nasertipikahan ng mga lokal na punong ehekutibo. Sa kadahilanan ito, ang DSWD ay nakikiusap sa mga lokal na pamahalaan na agarang isumite ang sertipikadong listahan ng waitlisted. Ang master list ng waitlisted na naglalaman din ng social amelioration card identification number ay kinakailangang mapirmahan at masertipikahan ng city, municipal, provincial, social welfare and development officer at ang lokal na punong ehekutibo o alkalde ng bayan. Mahalaga ang sertipikasyon na nagsasaad na ang mga pangalan sa isinumiting listahan ay nasuri at kwalipikado o karapat dapat batay sa mga umiiral na panununtunan. Ang listahan ng mga karagdagang benepisyaryo na isusumite sa mga DSWD field offices kasama ang mga na-encode na SAC forms ay sasailalim sa regional at inter-regional deduplication upang matiyak na hindi magkakaroon ng duplikasyon sa pagtanggap ng ayuda. Upang mapabilis ang proseso ng validasyon, hinihiling ng departamento ang tulong ng mga lokal na pamahalaan na kung maaari ay ipaskil sa bawat kalye na kanilang nasasakupan at sa kanilang social media accounts ang talaan ng waitlisted na isinumite nila. Hinihikayat din namin ang taong bayan na suriin ang listahan ng waitlisted na nararapat na tumanggap ng SAP. Salamat po, Secretary. Ang pangalawang katanungan, may update na po ba kung kailan sisimulan ang pamimigay ng second tranche ng SAP? Sa kasalukuyan ay nakabuo na ang DSWD ng guidelines hingil sa second tranche implementation ng SAP na siyang magiging basehan ng pagpapatupad ng SAP second tranche. Ninanais ng DSWD na ipahatid ang second tranche ng SAP na lalong madaling panahon dahil batid ng ahensya ang pangangailangan ng ating mga kababayan na apektado ng crisis. Ninanais natin na masimulan ang pamahagi ng ayuda sa linggong ito. Ngunit gusto nating bigyan din na napakahalaga ng ating ginagawang validation process dahil sa pamamagitan nito, matutukoy na ahensya ang mga hindi karapat-dapat na mga katanggap ng emergency subsidy o SAP at mga nakakatanggap ng higit sa isang ayuda mula sa ibang ahensya ng gobyerno. So, ayun lang, Director Irene, yung paliwanag ko doon. Maraming salamat po, Secretary. Ang pangatlong katanungan mula po kay Chay Atienza ng Manila Bulletin. Kailan po natin may expect yung issuance ng guidelines para sa second tranche? Nabanggit po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang mga areas under the ECQ and NECQ until May 31 ay mabibigyan daw po ng second tranche. Gaya po ng nabanggit ko kanina ay mayroon na pong nabuong guideline. Napapaloob dito kung sino-sino ang mababilang sa second tranche. Alinsunod sa rekomendasyon ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, ang mga lugar na sakop ng ikalawang tranche ay ang Region 3 maliban sa Aurora Province, National Capital Region, Region Calabarzon, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Lalawigan ng Cebu, Siyudad ng Bacolod, at Davao. Ito ay batay sa Executive Order No. 112, Series of 2020, na inilabas noong ika-30 ng Abril.
ang Albay Province at Zamboanga City ay saklaw din ng pangalawang tranche. Batay naman ito sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medjaldea noong Mayo 2. May karagdagang 5 milyong pamilya sa buong bansa na inuutos ng Pangulo na may sama na mabigyan ng ayuda. Ito yung mga binabanggit nating mga waitlisted o ito yung mga left out. Salamat po, Secretary. Karagdagan pong katanungan, gaano po kahanda ang DSWD sa pamamahagi ng second tranche ng SAP? Handa na po ang DSWD na ipahatid ang pangalawang bahagi ng SAP para sa mga kwalipikadong pamilya. Ngunit katulad ng naunang nabanggit, napakahalaga ng ating ginagawang validasyon sa pamamahagi ng ayuda. Gayunpaman, ang DSWD ay patuloy ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa ating mga kapulisan at kasundaluhan para sa paghahanda sa pamamahagi ng ayuda. Layunin po naming ipamahagi ang SAP sa matiwasay at mabilis na pamamaraan. Sa ngayon, patuloy po ang ginagawang pangolekta ng mga impormasyon, ng mga datos, ng mga kwalipikadong pamilya. Inihikayat natin ang mga mapapabilang sa mga pamilyang makakatanggap ng pangalawang bahagi ng SAP na gamitin ang ating Relief Agad app. Ito ay mabisa at mabilis na paraan upang ipasa ang inyong mga information mula sa inyong social amelioration card o SAC form. Pumunta lamang sa www.reliefagad.ph para makapag-rehistro. Secretary, tatanungan po mula kay Rainier Ronda ng Philippine Star, is DSWD targeting to finish the second tranche distribution of SAP cash aid dito po sa buwan ng Hunyo? Sa tingin po ba ng DSWD, doable po ito? O matatapos po ba ang pamimigay ng second tranche sa buwan ng Hunyo? O magkakaroon po ito ng spillover sa buwan ng Hulyo? Dahil gagamit tayo ng mas mabilis na pamaraan sa pamahagi ng ayuda katulad ng binanggit ko kanina, yung Relief Agad app. At dahil mas pinaigting natin ang koordinasyon sa ating partner government agencies, inaasahan natin na mas mabilis rin nating matatapos ang ating mga pamimigay ng ikalawang bahagi ng SAP sa mga kwalipikadong pamilya. Kasama dito ay ine-explore na rin natin ang paggamit ng digital payments para mas lalong mapabilis ang pagbibigay ng ayuda. Alam naman natin ang digital payments ay ito yung no-contact distribution ng ayuda. Sisikapin po ng ahensya na maisagawa ang distribusyon ng ayuda sa loob ng buwan ng Hunyo, nang sa gayon ay magamit na ng ating mga kababayan ang tulong para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Panghuling katanungan po, Secretary, mula po ulit kay Chaya Chensa ng Manila Bulletin. Ano po ang mangyayari doon sa mga four-piece beneficiaries na nakatanggap ng SAP para po sa mga non-four-piece families? Sila po ba ay matatanggal sa programa? Malinaw po na dapat isang package yung subsidiya lamang, no? Ang maaaring matanggap na assistance ng isang kwalipikadong beneficiaryo. Walang double dipping o sa Tagalog, walang pagtanggap ng ayuda na doble. Sa mga four-piece beneficiaries na mag-claim ng doble, ito ay ibabawas sa kanilang susunod na grants. Magkakaroon ng validasyon sa reklamo alisunod sa umiiral na grievance redress guidelines ng four-piece. Maraming salamat po, Secretary, sa mga kasagutan, sa mga katanungan po na iyan. Bago po tayo magtapos, meron po ba kayong panghuling mensahe sa ating pong mga kababayan? Maraming salamat sa iyo, Director Irene, at binigyan mo ako ng pagkakataon para dito sa isang panayam. Nais kong pasalamatan ang mga lokal na pangalaan. Ito palagi kong inuulit-ulit dahil sa suporta at tulong na inyong ibinibigay sa kagawaran
upang maipaabot ang first tranche ng social amelioration program sa inyong mga nasasakupan. Maraming magagandang kwento tungkol sa mga lokal na pamahalaan na dapat tularan. Ito tulad ng hindi pagtanggap ng family food packs ng isang lokal na pamahalaan dahil sa kanilang pananaw ay self-reliant na sila, at may mga lokal na pamahalaan din ang hindi na tatanggap ng second tranche na SAP. Ito yung sinasabi nating hindi na sila nagbigay ng listahan ng mga waitlisted. At sila na daw ang magbibigay doon sa mga kanilang mga constituents sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang pondo ng kanilang munisipyo o siyudad. Maraming salamat din sa mga implementers ng SAP. Kasama dito ang AFP, PNP, DILG, sa pagbibigay ng tulong at proteksyon para sa ating mga kawani at volunteers sa pagpapatupad ng SAP sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayon din ang mga DSWD frontliners, mga local social welfare and development officers na kasama sa pamahagi ng ayuda kahit saang lugar ito man ay mapanganib o high-risk area sa COVID infection. Muli po, nagpapasalamat ang DSWD sa sambayan ng Pilipino sa inyong pagtitiwala sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nakikipaglaban para sa kabutihan ng bawat pamilya sa panahon ng pandemyong COVID-19.